ending enemy na naman tayo. Pwede ba sa susunod na mag-miracle healing service tayo, gagahan naman natin? Nililimang buwan na itong tiyan ko eh. Hindi masyado mabuti para sa bata na napupuyat siya. Tapos bukas, ang dami na naman nating gagawin. Konting pasensya lang, Mami. Ganito talaga. Lalo nagsisimula pa lang healing ministry natin. This is the price to pay. Itong calling natin. Mabilang na pagtatangka sa kanyang buhay mula sa pagiging wanted noong panahon ng martial law hanggang sa pagtalikod sa Diyos at ang muli niyang pagbabalik loob para magsilbing tanglaw at inspirasyon sa milyong-milyong Pilipino. Lahat na yata ng pinakamalalaking pagsubok ay napagdaanan niya. Mapagmahal na ama, asawa at leader. Tunay na tinitingala dahil sa kanyang pagiging huwaran sa loob at labas ng kanyang kongregasyon at patuloy na lumilikha ng kasaysayan at umaani ng tagumpay. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ni Brother Eddie Villanueva. Ikaw kasi, sungit-sungit mo. Ayan tuloy, di ka malapitan. Natakot sa'yo mga lalaki. Bueno naman ngayon, pakialam ko sa kanila. Tsaka isa pa, gusto ko pagka nagka-boyfriend ako, siya na rin mapapangasawa ko, no? Ayoko ng palipat-lipat, tsaka ayoko ng papalit-palit. Ano ba klaseng pag-iisip yan? Masyadong makaluma. Bakit? Makaluma na, masungit pa. Tignan mo, pati nanay mo, tawag sa'yo, sungeching. Hey! Sungeching, sungeching! Yung ka na nga! Sungeching! Ay nako, makakausapin. Yan, tignan mo, kaya hindi ka maligawan kasi sungeching ka. Doon ka na, doon. Di ba, ikaw si Dory? Ah, magandang umaga. Morning. Pareho lang pala yun. I'm Eddie, and... Hoy! O-order ka ba? O-order ako. Ano nga, magandang araw nga pala. Ano? Nakilala mo pala yung ano, yung classmate ko nung high school. Si Danilo ba yun? Si Danilo. O tapos, ano naman ngayon? Wala lang. O-order ka ba o ano? Kung hindi ka o-order, ano ginagawa mo dito? Ha? Ah, ako nga pala si ano? Si Boy... Boy Tuason? Dahil sa takot na mabasted at mapahiya sa mga kakilala, iba ang pangalan ginamit ni Eddie nang magpakilala ito kay Dory. Ngunit hindi nagtagal, nalaman din ni Dory ang katotohanan. Kaya't lalo naman itong sinuyo ni Eddie para humingi ng kapatawaran. Oy Ed! Po. Padating na si Dory, intayin mo ha? Apo, apo. O, relax. Sige po. Oy Dory! Sa Maynila ka daw ngayon nagkokolehiyo. Ano kinukuha mo ron? Education po sa National Teachers College. Ah, talaga, no. Masabihan nga yung anak na pagka-graduate niya ng high school, doon na rin mag-aral, ha? Oo. Sige, ha, paalam. Thank you. Oh, ba't napadaan ka? Wala ka bang pasok sa UP? Kung meron man, ayos lang yun. Madalaw lang kita. Upo ka muna, Dory. Bola ka na naman, ha? Upo na, Dory. Kasagutin mo na ba ako? Ha? Sagutin, ikakasimula ang palang manligaw.
Ano yan? Sign mo. Till the end of time. End. Sa kabilang side, only you. Yung nickel na yan, pag tinignan mo, mukhang luma at madumi, di ba? Pero pag yan kiniskis mo, lalo yan kumikintab. O kaya, sa'yo muna yung nickel na yan. Pag nakita kong kiniskis mo yan, ibig sabihin, tayo na, umuho ka na sa akin. Ha? Naku, ayoko na gano'n na, sa'yo na yan. Ah, basta, sa'yo na to. Basta, pag kiniskis mo yan, ibig sabihin, nobya na kita. Alis na ako. Sabi na sa inang mo, tutuloy na ako. Sige. Hindi pa rin pinansin ni Dory ang regalong nickel ni Eddie. Hanggang sa... Kintab na. Kakatuwa naman itong bigay ng mohong na yun. Hoy! Oh! Huli ka! Di ba sabi sa'yo, pag kiniskis mo yan, ibig sabihin, nasagot mo na ako. Tayo na. Nobya na kita, di ba? Di naman. Tinitingnan ko lang naman kung talagang kumikintab to eh. Ah, basta. Usapan natin. Pag kiniskis mo yan, nobya na kita. Ano? Oo na? Di, no. Ano Hoy, tayo na. Matapos ang apat na buwan na panliligaw, sinagot din ni Dory si Eddie. Samantala, taong 1967, nang mamulat si Eddie sa iba't ibang pangaaping pinagdadaanan ng kanyang mga kababayan. At dahil sa kanyang kaalaman sa mga pilosopiya ni na Karl Marx, Vladimir Lenin at Mao Tse-tung, nagsilbi itong inspirasyon sa kanya para maging aktivista at pamunuan ang mga strike at pag-aalsa ng mga factory workers sa lugar nila. Masyado na yata yung pakikialam mo sa pag-aaklas ng mga manggagawa sa pabrika. Maria, yan ang nasa puso ng anak mo. Ang magsilbi sa kapwa, pabayaan mo siya. Oo nga ho. Hindi naman ko mo medyo nakakaangat na tayo sa buhay, eh dapat nating baliwalain ang mga hinaing ng mga naaapi. Pareho kayong magkapatid. Wala naman akong sinasabing masama ang tumulong sa kapwa. Kaya lang, natatakot ako sa magiging kalagayan nyo. Nay, ang mamatay para sa bayan ay kasimbigat ng bundok ng Sierra Madre. Tao po! Oh, ang kaibigan mo. Manuel. Ganda baga po. Pare. Nandiyan na yung negosyanteng gusto makipag-usap sa'yo. Ano sa tingin mo? Kaya gusto makipag-usap ng negosyante yun dahil gusto niya na makipag-negotiate. Ibibigay niya na yung mga demands sa mga factory workers na taasan ang kanilang sweldo. Sana. Hindi ako nagpapabayad. Ituring mong regalo ng isang kaibigan. Yan eh kung gagawin mo ang hinihiling ko. Hindi niyo ako kailangan bigyan ng kahit isang sentimo upang matigil ang strike ng mga trabahador niyo. Tatuhin yung tao mga manggagawa ninyo at magiging magkaibigan tayo. Kapag ginawa niyo yun, matitigil ang strike at wala kayong gagastusin ni kahit isang sentimo. Tago niyo na ako yung cheque ninyo. Tapos na akong usapang ito. Tinatawagan namin ang may-ari ng public ang ito na si Mr. Salar na hindi makatarungan ang pagbigay nyo ng sweldo na below minimum wage. Dapat itaas ang sweldo ng inyo mga manggagawa! Tama! 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 Ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa! Paglaban! Ipagsama ang kapitalismo! Paglaban! Ipagsama ang kapitalismo! Mga tawa niyo! Paglaban! 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 Paglaban!
na ni Eddie ang sumali sa iba't ibang protesta bilang pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan ng walang pag-aalinlangan. Nang gabing makulong siya, bagamat agad din siyang pinalaya bago maghating gabi, may narapat niyang puntahan sa kulungan ang mga kasamang hindi niya magawang iwanan. Oh, di ba pinalaya ka na? Bakit ba ginigit-git mo yung sarili mo dito? O baka gustong makulong ulit? Hindi ka sabi pwedeng pumasok dito. Baka usapin ko lang mga kasamahan ko nakakulong pa. Ulit ka rin eh! Bakit bawal ba? Hindi naman bawal mo si tayo mga kasama na. O baka naman natatakot kayo makita kung inaabuso yung mga preso dito. Matarantado pala to ah! Sige na, umalis ka na! Kakausapin ko lang mga kasamahan ko! Umalis ka na! Huwag ka na makulit! Bawal ba mo si tayo? Oo! Oh, bawal! Umalis ka na! Bawal! Hindi naman bawal ah! Umalis ka na! Sila yung mga albadong lalaki kanina. Sila yung nagbugbog sa mga kasama ko. Mga kasama! Mga kasama! Pare, boses ni paring Eddie yun ah. Ah, sige! Paring Eddie, bakit? Sige, barilin mo ako! Mga kasama! Andito yung mga albadong lalaki kanina! Kasapuan ng mga pulis dito! Pare! Pag naparil nila ako, kayo mga testigo ko! Napapalagyan nila ako rito! Ha? Kayo mga testigo ko! O sige, parilin mo ako! O sige! Dahil sa ginawa niyang ingay na nakakuha ng atensyon ng marami, nagawa ni Eddie na iligtas ang sarili sa tiyak na kapahamakan. Taong 1968 naman nang mas naging aktibo si Eddie sa pagsali sa mga mas malalaking pag-aalsa. Ngunit sa kabila nito, patuloy ding naging matatag ang relasyon nila ni Dory. At hindi nagtagal, ikinasal rin sila sa St. Martin Church sa Bukawi, Bulacan noong June 5, 1971. Ako? Ang lamig-lamig ho sa Baguio. Hindi na ako sanay dito sa Bulacan. Itong taon ng ito, isama niyo naman ako sa Baguio. Habang hindi ka pa nagbubuntis. Ha? Buti na isipan mo mag-honeymoon sa Baguio, no? Okay. Uy, siya nga pala. Alam niyo ba, na-promote ako bilang treasurer ng espiritista kong kaibigan. Hindi ba? Magandang balita. Sumasama ka pa ba sa grupong yan? Oh, bakit? Ay, Weng, pakibukas nga ang pinto. May tao. Si pare. O Manuel. Uy, tulig ka. Magandang umaga po. Kain. Tulig ka, kain. Hmm? Napadaan ka. Ano kasi pare? Yung mga nagtatrabaho sa pabrika ng noodles, nagsipag-strike. Mangyari kasi, pinapipirma daw sila na sumasahod sila ng ganitong halaga. Pero ang totoo, mas mababa ang sinasahod nila. Kaya nakikiusap sila sa'yo kung maaari daw pamunuan mo ang pag-aaklas nila. Eh, hindi naman siya kasali doon eh. Sige, bakit? Sasama ako sa'yo. Eddie, kakakasal lang natin eh. 5 araw pa lang tayong andi dito. Ibang tao na naman ang atupagin mo. At saka hindi ka naman doon nagtatrabaho eh. Ba't kailangan makisali ka pa? Hindi ko maaaring pabayaan ang mga kapwa natin na nangangailangan. Oh, sige. Mag-ingat kayo, ha? Ha? Ingat. Dory! Sandali. Dory! Kumain ka na ba? Sandali, paghahain kita. Huwag ka na maghahain. Maliligo lang at aalis ka agad. Bakit saan ka pupunta? Babalik sa strike. Asya nga pala kung meron tayong kape, gatas at sukal, ibalot mo. Ibibigay ko dun sa mga nagsa-strike. Kawawa naman eh. Kung meron tayong tinapay, balot na rin, ha? Sige na. Hindi naman kita maintindihan eh. Mas mahal mo pang ibang tao kaysa sa akin, ha? Ed.
hindi sumasawa na ako. Lagi mo na lang inuuna ang ibang tao kaysa sa akin na asawa mo. Mabuti pa, umuwi ka na lang kaya ulit sa nanay mo. Dito ka nga nakatira pero lagi mo naman akong iniiwan. Dory. Di wala kang relihiyon. Bakit ba hindi na lang kasi tayo mabuhay ng tahimik, Eddie? Mabuti pa, hindi na lang ako nag-asawa. Dahil na rin sa wagas na pagmamahala ng mag-asawa, ay hindi humantong sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Tuloy na ang pagpuntang Amerika ni Tietje. Sa bagay, mabuti na at magkasama na sila ni Bert. Siya nga pala, natutuwa ang tatang at malakas ang benta ng bakery natin. Biro mo, kabubukas pa lang natin. Ang dami na nating suki. Pandagdag din yun sa kinikita ko bilang instructor sa Philippine College of Commerce. Balita ako, dumadami daw ang sumasama sa'yo sa mga Tupperware parties mo. Galing talaga ng asawa ko. Galit ka ba sa akin? Pasensya ka na. Alam kong napapabayaan kita. Lagi akong wala sa bahay. Hindi na tayo nakakapag-usap. Pasensya ka na rin, ha? Lagi ako nauubusan ng pasensya sa'yo. Lagi kitang inaaway. Dahil na rin sa naiintindihan na ni Dory ang kanyang ipinaglalaban, hindi tumigil si Eddie sa pagtulong sa pakikipaglaban ng mga manggagawang Pilipino, kahit na abala rin ito sa pagtuturo sa Polytechnic University of the Philippines at pagiging law student sa UP. Makatarungan bang tratuhin ng mga kapwa natin mga manggagawa na hindi binibigyan ng sapat na sweldo? Hindi! Tama ba na hindi sila binibigyan ng karapatang benepisyo? Hindi! Makatarungan ba hindi bigyan ng kanilang mga inaing na mga may-ari ng publika ito? Ipaglaban ang karapatan ng manggagawa! Kung totoong may Diyos, kung talagang may Diyos na tinatawag sila, bakit niya hinahayaang mangyari ito? Bakit hindi natin makuha ang katarungan? Bakit wala siyang ginagawa upang gantihan ang mga mapangkape? Na magkaroon ng malakas na bagyo at maraming naiwang walang matiran, maraming ating mga kababayan naiwang walang matiran, anong ginawa ng Diyos? Wala. May ginawa ba ang Diyos? Wala. Kung talagang makapangyarihan siya, bakit niya pinahintulutan mangyari ito? Bakit?
nakita! Makinig kayo! Nakikita niyong ginagawa nila! Sinubukan nila akong bayaran! Pero hindi sila natakumpay! Ngayon! Sinubukan nila akong patayin! Pero hindi pa rin sila natakumpay! E talagang desperado na mga kalaban natin! Ginagamitin na tayo ng daas! Huwag kayong matakot! Ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa! Makibaga! Huwag matakot! Hindi! Huwag matakot! Hindi! Nakatakas yung taong gusto kumatay kayo! Huwag kayong matakot! Makibaga! Bagamat nagiging mainit siya sa mga gustong umaresto at pumatay sa kanya, kailanman hindi natinag si Eddie. Hindi nagtagal ay nagpa siya itong magtago kasama ng iba pang mga aktivista. Hindi ko yata kaya. Hindi ko kaya. Doris, mas magiging ligtas si Eddie kung wala siya rito. Kailangan na niya magtago. Masyadong delikado na ang sitwasyon. Baka pati kayo madamay kapag nanatili siya rito. Mag-iingat ka. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Are! Layo itong pinagtataguan ni Eddie. Malabong matuntunsan ng mga naghahanap sa kanya. Okay ka lang ba, Dory? Di ba sabahang sakit ang tiyan mo? Ayos naman po. Tsaka sigurado ako, gustong-gusto na ni Baby na magkita kami ng tatay niya. Mabuti pa. Tulog na muna kayo. Malayo-layo itong pupunta natin. Pare, pagbigyan mo na! Tayo ng matras! Aabante tayo! Relax lang! Relax! Thank you!
Andiyan na sila! Si Eddie? Andiyan siya. Matapos ang ilang buwan, ay nakauwi rin si Eddie. Hindi nagtagal, isinilang ni Dory ang kanilang panganay na si Eduardo Jr. o John John. Bagamat lumalaki na ang pamilya, hindi tumigil si Eddie sa pagsali at pamumuno sa iba't ibang klase ng pag-aalsa. Oh, Eddie! Oh, ulit! Ayos lang. Ano ginagawa mo dito? Kami din natalaw ng kamag-anak, makakonfine. Ah, ganun ba? Paano? Namamadali ako. Sige, sige. Ka na, ha? Oh. Deposit? Nakita niyo ang duguan ng tao? Deposit pag hinihingi niyo? Sir, kasi policy po ng ospital na kailangan mag-deposit muna. So, magkano ba ang deposit? Kaano-ano niyo po ba siya? Magkano ang deposit? 1,000 po. Wala akong 1,000 ngayon. Pero asikasuhin niyo ito. Operahan niyo na kaagad. Babalik ako. Pangako yan. Sige na. Sir, hindi po tayo nagkakaintindihan. Policy po talaga ng ospital. Doc, tulungan niyo ako. Doc, tulungan niyo ako. Sumama ka sa akin. Sa ibang ospital, kung saan ka ba operan ka agad, dahil na. Lord, emergency. Doc, yung pasyente, Doc. Hindi ko na maasikaso yan. Ano hindi maasikaso, Doc? May isa pa ako nasaksak. O-operan ko yan ngayon. Ay, yung ibang doktor, nasaan? Nag-iisa lang ako dito. Humanap na kayo ng ibang ospital. Ano klaseng ospital to? Nag-iisang doktor? Kaya na ba natin mamatay mga pasyente rito? Boy, huwag kang sumuko, boy. Lumabang ka! Hoy! Lumabang ka! Hindi ka ba mamama? Napag-alaman ni Eddie na ang biktima sa ospital na iyon ay kapatid ng unang biktima na tinulungan ni Eddie. At dahil hindi sila agad na asikaso ng doktor, parehong namatay ang magkapatid. Ang pangyayaring ito ang naging dahilan ng bagong ipinaglalaban ni Eddie. Ako! Ako mismo ang saksi sa katiwalaan ito! Nasaksihan ko ang unting-unti pagkamatay ng isang pasyente nang dahil sa katiwalaan ito! Kung nabigyan lamang pansin ka agad ang pasyente, eh di sana masaya siyang kasama ang kanyang mga pamilya sa oras na ito! Hindi sana sila at ang kanyang kapatid pinaglalamayan ng kanilang mga magulang! Hayaan mo natin manatili ang ganitong klaseng sistema! Kailangan matigil na ang ganitong klaseng katiwalaan! Makibaka tayo! Makibaka! Dahil sa pag-aalsang inilunsad ni Eddie, napilitan ng mga nasabing ospital na ayusin ang kanilang pagbibigay serbisyo sa mga pasyente, kabilang na ang kanilang financial policies for emergency situation. Sa gitna ng kabi-kabilang pagtulong sa ibang tao, taong 1972, nang magkaroon ng krisis ang pamilya Villanueva, kung saan naging biktima ng land-grabbing issue ang kanilang lupain nang illegal itong inilit sa kanya. Lubhang naapektuhan ang magulang ni Eddie dahil sa pangyayari at hindi nagtagal, naghain ng formal na kaso ang pamilya ni Eddie. Pero tila mailap sa kanila ang hustisya. Lubos na dinamdam ng tatang mo nangyari sa ari-arian natin. Kakausapin ko lang, tatang. Sige, anak. Estas. Tang. Ating mga pinaghirapan. Kinuha nilang lahat. Kinuha nila
Hindi pa tapos ang laban, Tang. Hindi ako titigil hanggat hindi nila ibabalik sa atin ang mga lupang yon. Hanggat hindi nila napagbabayaran ang mga kinamkam nila sa atin. Ibigay mo kay John John paglaki niya. The law of success. To my beloved son, John John, never be an enemy of the masses. Always side with them. Love, Daddy. Ano to? Pag nakakabasa na siya, ibigay mo sa kanya para maalala niya ako. Eddie. Eh, hindi natin alam. Baka hindi namin magkita. Baka hindi niya na ako makita. Ano ibig mo sabihin? Babalak na akong mamundok, Dory. Sasama na ako sa mga rebelde. Napag-isip-isip ko. Kinalap ko na ang lahat ng mga ebidensya. Nakausap ko ng ibang mga biktima. Mapupuno na isang buong aparador sa mga ebidensyang meron ako. Nilapitan ko na ang lahat na maaaring lapitan, pero wala pa rin nangyayari. Mailap talaga ang hustisya. Kapag hindi maibalik sa atin ang mga lupang ninakaw nila sa atin, buhay naman nilang sisingaling ko sa mga ginawa nila sa atin. Eddie. Narinig mo ba ang sinasabi mo? Kahit kailan hindi ka marunong manakit. Oo, ipinaglalaban mo yung mga naaape, pero lagi sa pamamagitan ng talumpati mo. Ano ngayon ang sinasabi mo na gagawin mo? Mamumundok na ako, Dory. Bababala ako sa bundok kada linggo. Isa-isa kong papatay ng mga taong gumawa sa atin ito. Mahal kong Eddie, mula nung manirahan ako dito sa Amerika, ay hindi kayo nawala nila itang sa isip ko. At hindi lingid sa akin ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi lingid sa akin ang mga sakripisyo mo para sa masa. At ngayon, para sa ating pamilya. Pero sana'y maniwala ka sa akin kahit sino pa ang mga koneksyon mo sa gobyerno, kahit kanino ka pa lumapit.
Hindi kanila matutulungan kung mismong ang Panginoong Jesus ay hindi kikilos upang tulungan ka. Eddie, sa pamamagitan ng panalangin kalakip ng sulat na ito, ay tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Matapos mong gawin ito, ay saka mo ihain sa Diyos ang tungkol sa sitwasyon ng ating pamilya, ang tungkol sa krisis na kinakaharap natin. Naniniwala akong kikilos ang Diyos sa paraang hindi natin inaakala, sa paraang tayo mismo ay mamamangha. Sinasabi ng utak ko na walang Diyos, na hindi totoong buhay ka, na hindi totoong alam mo ang nangyayari sa pamilya namin. Kung talagang totoo ka, patunayan mo. Kung talagang totoo ka, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Tinatanggap kita ngayon bilang personal kong Panginoon at tagapagligtas. Kung talagang totoo ka, patunayan mo sa pamamagitan ng paggawa ng himala sa kaso ng pamilya namin laban sa nagnakaw sa aming mga lupain. Patunayan mo, totoo ka! Araw pa lamang ang nakakaraan mula nang tanggapin ni Eddie ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay, ay inilabas na ang arrest warrant at detention order para sa mga malalaking taong dapat managot sa pangaagaw ng kanilang lupain. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing patunay para kay Eddie na buhay ang Diyos at nakikinig sa kanya. Kaya isang malaking pagbabago ang ginawa ni Eddie sa kanyang buhay. Dory? Mamayang gabi, punta tayo kina nanay. Bakit? Ano meron? May Bible study. Darating yung pastor na si Reverend Lagasca. Eh, hindi ako pwede. Ang dami kong gagawin eh. Ang dami kong papers na tsatsikan. Tapos magbabasa pa ako ng libro. Magpiprepare pa ako ng lesson plan ko. Ikaw na lang ha. Nakakahiya naman kay Reverend Lagasca. Magagaling pa rin na Maynila. Nakakaya naman kung kanilang nanay ang makikinig sa kanya. Ano yun? Ano yun? Nay? Oo. May Bible study mamaya sa amin. Mas maganda siguro kung sabay-sabay na tayo pumunta. Bible study? Ayoko. Kayo na lang. Ano kasi yun? Baka pwede. Tigilan niyo na yung pagsali niyo sa grupo niyo. Baka pwedeng iwan niyo na ang pagiging espiritista. Pwede ba, Eddie? Huwag kang makailam sa mga sinasalihan ko, ha? Ano kasi ho, mas maganda kung mag-attend kayo ng Bible study. Malay niyo, baka mas mapapalapit kayo sa Panginoon. Eh ano bang gusto mong palabasin? Na hindi ako malapit ngayon sa Diyos? Pwede ba, Eddie?
Huwag kang makailam, ha? Ma. Eddie. Tama na. Tuluyan ang pinagbigyan ni Dory ang imbitasyon ng asawa na makinig sa Bible study ni Reverend Ernie Lagasca. Hindi nagtagal, tinanggap na rin ang biyanan niya ang Panginoon. Sa panahon ito, naganap na silang born-again Christians. Nagtayo si Eddie ng negosyong tinawag niyang Agape Trading Company. Layunin nitong magbigay ng love gift at support sa mga pastor at simbahan. Sa kabila ng lahat, tila hindi matahimik si Eddie. Nababagabag siya sa lahat ng mga estudyanteng sa paniniwala niya'y nangangailangan ng tamang direksyon. Kaya nagpasya siyang bumalik sa pagtuturo. Eddie, are you kidding? Do you plan to disturb the university and bring violence here? Hindi po, sir. Magpapasimula ka na naman ng mga rally dito. I'm sorry. I cannot accept your application. Nagbago na ako ngayon din. Hindi na akong dating Eddie. Born again ako ngayon. Born again? What do you mean? Nakilala ko na ang Panginoon Hesukristo ngayon din. I used to teach Marxism, Leninism, the teachings of Mao, and I was very sincere. But, sincerely wrong. Andito ako ngayon upang magturo at mag-develop ng strong moral character sa mga estudyante. At anong ibig sabihin ng may relationship sa Panginoong Hesukristo? I'm sorry, Eddie. Blacklisted ka dito. And that is final. Kung talagang tinatawag mo ako, Panginoon, bakit hinayaan mo hindi ako bigyan ng isa pang pagkakataong magturo muli? Babalik ulit ako bukas. Kung talagang kagustuhan nyo, baguhin nyo ang puso at isip ni Dean Garcia. Hipuin nyo ang puso niya na bigyan ulit ako ng isa pang pagkakataon. Kinabukasan ay naglakas loob si Eddie na bumalik sa opisina ni Dean Raimundo Garcia. At dito niya natanggap ang isa na namang kamangha-manghang sagot sa kanyang mga panalangin. Simula noon ay inumpisahan ni Eddie ang kanyang mga klase ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dumami ng dumami ang mga dumadalo at nakikinig sa kanyang mga Bible studies. Hanggang sa lumipat na sila sa mas malaking lugar sa Santa Mesa na alok ni Reverend Gilbert Maghirang. Naglungsad rin si Eddie ng mga outreach program sa mga kulungan, ospital at iba't ibang komunidad para ikalat ang magandang balita ng Diyos. Sa gitna ng paglilingkod ni Eddie sa Panginoon at pag-uukol nito ng panahon sa pagpapalaganap sa salita ng Diyos, isang-isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang sinugod sa ospital ang kanyang ama, sanhin ang biglang pagbagsak nito habang tumatakbo sa isang malaking marathon tournament. 24 na araw siyang na-confine sa ospital dahil sa atake sa puso. I will get straight to the point, Mr. Villanueva. Kung ako sa inyo, ihanda ko na ang aking sarili at ang aking pamilya. Ikinalulungkot ko pero hindi na ako magtatagal ang pasyente. I'm sorry. Excuse me. Thank you.
Tang? Mas maaga pa ako nagising sa iyo, ah. Tang. Ganun, saan ka na? Sabi ng doktor, malaki daw ang improved ng kalagayan niya. Tapos, pagkatapos daw ng 3 araw, pwede na natin siyang iuwi. Thank you, Lord. Dinilig niya ang panalangin ko. Mula 1976 hanggang 1978, mas nagpakalubog si Eddie sa pag-aaral ng salita ng Diyos at dito, unti-unti siyang nakilala bilang Brother Eddie. Dahil sa lumalaki niyang grupo, kinailangan nilang pangalanan ito. At matapos ang mataimtim na pagdarasal at pag-aayuno, isinilang ang Jesus is Lord Fellowship. At sa panahong ding ito, tatlo na rin ang anak nina Eddie at Dory, sina John John, Joel at Joni. Sa pagdating ni Lenny, ay muling nabuo ang kanyang pamilya. Laking pasasalamat ni Eddie na nabigyan pa siya ng pagkakataong makabawi sa mga panahong napabayaan niya ang mga magulang at naipadala niya ang kanyang mga magulang sa Amerika para ipasyal sa Disneyland at Knott's Berry Farm. Isang gabi, galing sa outreach niya si Eddie sa Mindoro. Bagamat higit na nasaktan sa pagpanaw ng ama, unti-unti na rin tinanggap ni Eddie ang pangyayari. Subalit hindi pa dito natatapos ang mga pagsubok sa kanya. 4 na buwang buntis noon si Dory sa kanilang 4 na anak. Nang isang gabi, pagkagaling nilang mag-anak sa isang miracle healing and deliverance service, nakatakdang mangyari ang hindi inaasahan. Ang pagkakaligtas sa siguradong kamatayan, lalong lumakas ang paniniwala nina Eddie sa Panginoon. At bilang pasasalamat, unti-unting ipinatayo nina Eddie ang mga gusaling magsisilbing tahanan ng kanilang pananampalataya. Naku, lakasan mo pa nga anak. Dear brothers and sisters in Christ, we have a very special moment for you to be part of today. As our family of a couple of million people from 72 countries around the world are gathered near the radios to hear the voice of God. Lakasan mo pa nga. We have a very special guest from Bukawi, Bulacan, not far from Manila, Philippines. It is our judgment that he's one of the most unique pastors in the world. In fact, he doesn't know this yet, but we have just voted Eddie Villanueva as Pastor of the Year worldwide. International Pastor of the Year. International Pastor of the Year, si Daddy. Kayo po may mga karamdaman, itaas niyo ang inyong mga kamay sa ating Panginoon. Tanggapin niyo ang kagalingan ni pagkaloob sa atin ng ating great physician. Sinasabi po ng Panginoon sa Exodus 23 verse 25, I will take sickness away from you
at kayo naman po nasa paligid ng ating mga kapatid may karamdaman, sinasabi ng Panginoon sa Mark 16 verse 18, "You will place your hands on them and they will get well." Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Maan na ilang taon na po hindi nakakalakad, and let us, Lord, experience your healing power. You are the divine healer, Lord. We believe in you. Halikayo, Maan. Si Maan po ay ilang taon na po hindi nakakalakad, and today we shall experience the healing power of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, heal this sister of ours, man, from her sickness, O Lord. Jesus heals. Jesus heals. Jesus heals. Believe. If you have faith, nothing is impossible. Sinasabi niyo po, Panginoon, with you, nothing is impossible. At kayo naman po, may mga karamdaman dito sa lugar na ito. Tanggapin niyo ang kagalingan ng ating Panginoong Jesucristo. We are not afraid to ask for big things, for we have a big and living God in Jesus. Jesus the healer. Jesus, you are healed. You are healed. Believe in the power of the Holy Spirit in Jesus. Jesus heals. Jesus heals. Tumayo ka, Maan. Tumayo ka. Stand up, Maan. Tumayo ka. Tumayo ka. In Jesus' name. Jesus the healer, Jesus. Sige, Lord, Jesus. 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 Ngayon ay mayroong humigit kumulang 2,300 estudyante ang pumapasok sa Jesus is Lord College's Foundation at nagtatamasa ng dekalidad na edukasyon sa mababang tuition fee. May humigit kumulang na 3 milyon na rin ngayon ang mga miyembro ng kanilang fellowship dito sa Pilipinas at maging sa 35 bansa sa mundo. At pati telebisyon, pinasok na rin ni Eddie para maikalat ang magandang balita ng Diyos. Taong 2003, nang kausapin si Eddie ng isang lupo ng concerned citizens at political advisors para tumakbo bilang pangulo ng bansa. Makaraan ang maalab na pagdadasal at pagdulog sa Panginoon, nagpasya siyang tanggapin ang hamon para pamunuan ang bansa tungo sa tunay na pagbabago. Dinumog ang kanyang mga kampanya, ngunit hindi ito naging sapat para siya ay manalo. Gayunpaman, hindi dito natatapos ang kagustuhan niyang tumulong sa kapwa. Bagkos lalo niyang pinatatag ang layuning ito. At pati mga anak niya ay hinihikayat na tumulong upang labanan ang anumang pangaapi sa kapwa. Brother Eddie, base sa mga napanood namin sa kwento ninyo sa buhay niyo, meron kayong natututunan sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok na dinaanan ninyo, meron namumunat ang kaisipan niyo sa mga bagay-bagay. Dito po sa nakaraang eleksyon, ano ang ikinamulat ninyo dito sa nangyaring ito? Kapag ang isang tao ay naninindigan sa kanyang prinsipyo, sa pagyakap sa katotohanan, katwiran, at katarungan, with faith in God and love for the country, kahit na ano pang circumstance ang mangyari, hindi ka matitinag, and you have peace. At ang pangalawang natutuhan ko, so rotten ang electoral process and the justice system. Katulad na sinabi ninyo, rotten ang electoral system and so on. Bakit po hindi nyo pinaglaban? Ba't hindi kayo nagsampa ng kaso? Pinaglaban namin. Doon sa canvassing board sa Kongreso, I joined APJ's camp. Pero, hindi pinayari. No, but after all the canvassing, the counting, the proclamations, wala na. Nanahimik na kayo eh. Si APJ ang merong legal right, more legal right, to fight. Sister Doy, napakahirap ko bang mister
ang ganitong klaseng tao na napakaraming pinaglalaman, napakaraming gustong gawin. Talagang mahirap, mahirap and kailangan mag-adjust ako sa lahat ng bagay. Oo. What is it in him that, you know, that made you fall in love with him? Matapat na pagmamahal at nakita ko na kung sa mga tao, mapagmala sa akin siya, how much more sa kanyang pamilya. Number one ng pamilya, number one ng Panginoon, number one ng mga tao, pagmamahal mo sa kapwa mo. Lahat number one eh. Paano yung ginagawa sa Brother Eddie? Nung ma-aresto ako ni Lord Jesus mula sa pagiging radical na aktivista komunista, binasa ko ang Bible day and night. Nakita ko ang great lessons. Ang dapat sa isang tao, number one niyang loyalty, ang Diyos na lumikha sa kanya. Okay. Pangalawa ang kanyang pamilya. Pangatlo lang ang kanyang ministry sa tao. Sinusunod ko lang ang principles ng Bible sapagkat ito'y bigay ng Diyos. Uh-huh. Kaya hindi ako nahihirapan. Yes. Kayo ba'y naniniwala na ang kabutihan o ikabubuti ng bansa natin ay nag-uumpisa sa pamilya pa rin? Absolutely. Kasi the smallest unit sa ating society ay ang pamilya. And created by God. Kaya ang pamilya, kinakailangan magkaroon ng maayos na order. Kaya napakahalaga ng pamilya ay hindi dapat pabayaan. Ang Panginoon po ay narito ngayon sa atin. Ano kaya ang masasambit niyo sa kanya? Unang-una ay i-preserve ng Panginoon ang pagiging number one ng iyong programa. I like that! Salamat po! Thank you! At mag-raise up ang Panginoon ng mga lalaki at babae na magmamahal sa Diyos ng tunay at magmamahal sa bayan ng tunay. Pagalingin ng ating bayan, ang ating mga pinuno, mula sa presidente hanggang sa pinakamaliit, magliwanag ang kaisipan, at kung may mga maling nagawa at ginagawa, itigil na. Brother Eddie, Sister Dory, maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa amin para itampok ang bahagi ng buhay ninyo para maging inspirasyon sa ating mga televiewers. At para po dun sa minyo sumuporta sa inyo noong kayo ay tumakbo, ano ho ang inyong mensahe sa nais kong pasalamatan muli ang milyong-milyong sumuporta sa agenda ng Diyos na pinagkatiwala sa Bangon Pilipinas. Huwag ko kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong manalangin sa Diyos at patuloy tayong kumilos ayon sa ating tamang pananampalataya na may integridad. One day, babangon din ang Pilipinas at ang sambay ng Pilipino ay makakawala sa tanikala ng tinatawag na worsening, grinding, poverty, and injustices. Papasalamat kami sa una sa kagandahang binigay sa amin ng Panginoon na binigyan kami at niregaluhan kami ng mga anak na katulad ng aming anak na dating mayor ng Bukawi si John, yung si back party list na si Joel, yung aming anak na si Johnny at si Jovi. Talagang nagbigay sila ng galak sa aming mga puso at of course din ay yung mga taong sumusuporta sa amin at ang mga kasabi ng JIL Fellowship, JIL Church, talagang nandun sila, all out support. At ganun din, yung mga tauhan ng magpakailanman, nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil ang buhay ni Brother Eddie ay maipapakita at alam kong ito ay magbibigay ng karangalan sa ating Panginoong Jesus. Thank you very, very much. Salamat po. This is for you. Ang pinakamalaking himalang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Brother Eddie ay ang pagbabagong buhay nito. Pagbabagong nagsalba ng relasyon niya sa asawa at mga magulang habang patuloy pa rin siya sa pagtulong sa kanyang kapwa. At ang himalang ito ay patuloy na ipinamamahagi ni Brother Eddie sa lahat ng tao. Nagbibigay inspirasyon sa lahat na mabuhay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng marami. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.